Pilipinas, mananatiling top rice importer hanggang 2025 base sa USDA report. Para sa detalye, may live report dyan si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Chris, insulto para sa isang grupo ng magsasaka sa Southern Luzon. Ang ulat na yan ng USDA, naniniwala naman ng isang senador na dapat maghinay-hinay ang bansang Pilipinas sa pag-i-import ng agri-products, kabilang na dyan ang bigas. 4.1 million metric tons. Ganito karami ang inaasahang umano'y aangkating bigas ng Pilipinas sa mga susunod na taon batay sa Monthly Global Grains Report ng U.S. Department of Agriculture o USDA. Ayon rin sa ulat, magpapatuloy ang malakas na konsumo ng bigas ng bansa. Mananatili nga raw itong top rice importer sa mundo. Hindi ito tanggap ng Southern Luzon Farmers and Traders o SOLUFAT at wala raw basihan ng ulat. Malaki insulto yan sa amin, sir. Sa hani namin, kulang pa yung aming ginagawa. Ibig sabihin hindi sapat yung ginagawa ng farmers at tayo nagkukulang sa produksyon. Pero ginagawa naman ng farmers natin yung kanilang kakayahan. Masakit raw ito sa parte ng magsasakang Pilipino na bagamat nakararanas ng krisis sa mga sakahan ng palay dahil sa El Nino, hindi raw tamang gawa ng forecast ng ganito ang bansa. Ituloy-tuloy lang ho ng government natin yung mga intervention, yung ayuda sa mga farmers para at least man lang mabawasan yung cost of production nila. Ayaw rin paniwalaan ang magsasakang si Emiliana ang balitang ito. Nakakaani naman daw kasi sa kanyang sakahan. Sapat para masuplayan ng bigas ang ilang pamilihan sa Batangas City at iba pang karatig bayan. Hindi na raw kailangan pang umimport ng umimport. Parang kung saano ang paghihirap namin sa pagsasaka mababaliwala kasi kahit na ako'y babae, ako'y nagpapakahirap din sa pagsasaka kasi yun ay tinutustusti ko rin sa aking mga anak. Wala pang tugon sa text at tawag ang Agriculture Department ang hingan sila ng pahayag tungkol sa ulat na ito ng USDA. Si Senator Aimee Marcos nga, nabanggit na rin kamakailan na dapat maghinay-hinay ang bansa sa pag-aangkat ng produktong agrikultural kabilang na ang bigas. Dapat daw na magkasundo ang pamahalaan at magsasaka sa presyuhan ng mga agri-products. Chris, sa report ng USDA, nakikitang factor sa pag-angkat ng bigas yung mataas na populasyon sa bansang Pilipinas, gayon din yung mataas na tourist arrival dito. Chris. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.